Hey guys, may malaking revelasyon tayo sa SLP ngayon dahil makikita natin na nagkatotoo na naman po yung sinabi ko na kung saan pag bumaba siya dito sa support, kasi ang support natin is a area of demand. Kumbaga, dito may mga buyers eh, 'di ba? Wala sa gitna, wala sa near the support. Kumbaga, nandito talaga sa loob ng range na to, kaya sinabi ko na 'yan. Na kapag bumaba dito, okay, may mangyayaring bounce. Ayan nga, makikita natin na nag-bounce nga ang SLP at gumagana talagang tinatawag natin na trading psychology dito sa SLP. Kaya naman, sa video na ito guys, okay, ipapaliwanag natin ang buo. Okay, magbibigay tayo ng analysis, update, and insights dito sa SLP. Kaya naman, kung gusto mo magkaroon ng knowledge sa trading at sa SLP, kung gusto mo malaman ang real talk na galaw ng SLP, panoorin mo ng buo ang video na ito. At guys, i-share ko lang yung kaunti nating intro dito sa ating YouTube channel. Okay, na may i-share din ako magandang balita sa inyo. Okay, at magandang update. So, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, no? Okay, na kung saan, ayan po, gumagawa tayo ng mga insights and analysis sa SLP, sa finance, content, and economics also. Okay, so kaya naman kung gusto mo pa naman ganitong content, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. Dahil ayan, ang subscribers natin as of now ngayon guys, to be exact is 19,150 plus. Okay, so talagang bilang na bilang natin ano. At excited na ako, road to 20,000 subscribers na nga tayo mga ka-traders. Kaya naman thank you talaga sa inyong pagsuporta. And ayan, sa mga nagtatanong, meron din pala tayong pag-giveaways na Apple earphones, 3,000 peso cash at ng consolation prize na 500 pesos. Sasabihin ko na rin guys para makikinabang din po kasi kayo dito, no? Unang-una nyo pong gagawin ay i-subscribe ang YouTube channel na ito, i-like ang video na ito, pangatlo, i-like at i-follow ang aking official Facebook page, at pang-apat, i-comment nyo kung ano ang inyong Facebook name at i-comment nyo rin kung bakit karapat dapat kayo na manalo ng ating sinabi mga papremyo. So guys, wala kayong ilalabas ni piso, no? Lahat po yan sa bulsa ko nang gagaling. Okay, at ito, saglit guys, eto babatiin ko lang, okay, si Jayden at yung iba pa natin mga fangirls. Okay, actually naninibago ko, may mga fangirls na tayo. Pero, yun nga, kailangan natin maging nice sa lahat ng mga subscribers natin. Actually, kahit hindi mga fangirls, lahat ng subscribers natin, and nire-replyan ko yan, na-appreciate ko yung mga comments nyo. Kaya, thank you talaga kay Jayden, pati sa lahat ng mga fangirls, at sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa YouTube channel na ito. Okay, at nagbablog ako, mapapansin nyo, medyo paos na ako dahil, ayan, kakatapos nga lang natin magturo. At eto, ang dami kasi nagme-message sa akin, ina-analyze natin ng SLP, so yun nga ngayon, 10:27, at kakatapos ko lang kasi sa mentoring kanina. Ang dami nagme-message sa akin din, even hindi yung mga students ko, yung mga subscribers ko. Yan, ano na daw update sa SLP. Okay, pero eto gusto kong i-shoutout si Ma'am Dimple dahil, ayan, sabi niya, no, na may concern siya sa akin na ayan, magpahinga na daw tayo. Pero talagang para sa inyo mga ka-traders, kahit yan, medyo paos na tayo, ina-update ko pa rin kayo ito. Diba? Gumagawa pa rin tayo ng update sa SLP. Okay, so shoutout kay Ma'am Dimple. Yan, thank you sa iyo, ma'am. At lagi din siya nakasubaybay sa SLP update natin. And guys, gusto ko lang sabihin din, i-announce na meron tayong interview sa 95.9 Star FM Bacolod Bombo Radio Philippines. Ayan, naimbitahan tayo ni Sir, okay, o ni DJ Asher. Okay, para nang sa gayon magsagawa ng talk, okay, para magbigay ng literacy, magbigay ng value sa mga kababayan nating Pilipino na gustong magkaroon ng knowledge about cryptocurrency, at pag-uusapan namin kung ano ang epekto ng yung gera ngayon, yung mga current events, mga current news sa takbo ng ekonomiya at sa takbo ng crypto. Kaya guys, okay, alas 10 yan ng umaga sa 95.9 Star FM Bacolod Bombo Radio Philippines. So shoutout sa iyo, sir.
And yun na nga mga ka-traders, at eto makikita na natin dito, ang price ng SLP ngayon, as of now mga ka-traders ha, is 1 peso talaga, talagang sakto, piso. At ngayon, i-analyze na natin ang SLP. Okay, so ayan, makikita naman natin ngayon, saka magbibigay tayo ng insights kung good to buy na ba, good to buy pa ba, kasi tumaas na, di ba? Sinabi ko na yung kahapon guys, di ba? Sinabi ko na rin yung kagabi na babalik nga yan, di ba? Dito sa ating support area na, ayan, ni-research ko na ngayon na bumalik siya sa 0.88, di ba? 0.80 price levels, ibig sabihin 0.80, di ba? 0.81, 82 peso cents, okay? Which is, bumalik nga talaga siya at pumasok sa range na ito. At ipapaliwanag ko kung bakit din tumaas ang SLP. Okay, dahil yan sa tinatawag natin na pinapaniwalaan ko na trading psychology, yun nga, sinabi ko sa inyo, no, at iniisip ko na yan na pag bumagsak siya dito sa, or pag pumasok sa range ng support level natin, kasi nga support eh, dun may mga buyers. Ngayon, ang ibig sabihin ng trading psychology, yung iniisip ko, maaaring iniisip din ng isang trader. Okay, yung iniisip ng isang trader, maaaring iniisip din ng ibang traders ngayon. Ibig sabihin, so syempre, ano magiging initial reaction kapag ka nasa support na? Eh de syempre, buy. So ibig sabihin, malaki ang chance, malaking possibility, which is nangyari na nga. Okay, na nagbilihan yung mga tao dito sa support. And anticipated na natin yan guys, kaya nakasabay din tayo. Ayan, kanina, sa pag-trade natin ng SLP, yung kumita din tayo. So, congrats sa lahat ng mga nakinig at sumunod sa ating advice. Okay, na kung saan sinabi ko na nga na pag bumaba siya, may pump na magaganap. Okay, so nangyari naman mga ka-traders. And yun, minsan lang natin makita yung opportunity na ganito sa SLP, no, na nag-pump nga dahil yung mga traders, yung market sentiment is naging bullish at this time, which yung pumasok siya dito sa range na ito. And ngayon, pass na yon. Okay, ibig sabihin, tapos na yun, wala na eh. Umangat na dun sa support level ngayon. Ano ang magandang gawin ngayon sa SLP? Dapat na ba ulit bumili? Dapat pa bang bumili? O ano ang dapat nating gawin dyan? Kasi mga ka-traders, we cannot deny the fact that, no, kung ititingnan natin ito sa RSI, okay, tingnan natin sa key natin na RSI na meron tayong RSI 14 dito, ibig sabihin yung 14 days kinakalculate niya, at tanggalin natin yung moving average muna dahil ang RSI, ayan yung nagbibigay ng insight sa atin kung patuloy bang tataas o patuloy bang bababa. It is a momentum oscillator, di ba? So ngayon, ang nakikita natin ngayon sa SLP, kasi guys, di ba, ang trading, it is all about market timing, yung tamang timing ng pagbili. Although umangat na siya, tamang timing pa ba na bumili ngayon? Eh halimbawa, 'di ba, ikaw, halimbawa lang na pomo tayo, 'di ba? Akala natin aangat pa SLP, bumili tayo diyan. So, ano ang resulta? Lugi, 'di ba? Hindi porket din umangat ang SLP, iniisip niya na wala nang red, 'di ba? Wala na magaganap na red. Hindi totoo 'yon, kasi guys, trading is a buying and selling, di ba? So, may mga bumibili at nagbebenta. Kaya naman, may mga magte-take profit talaga dyan. Especially, unlucky din ang tinaas ng SLP, di ba? From 0.88 na lowest price niya, eto guys, di ba? 0.88 peso cents. And, di ba? Lagpas piso na nga siya. Nag 1.01 kanina. Pero ngayon, ngayon yan, okay, nag 0.98 na lang peso. So, bumalik ulit ng peso cents. As I have said, mga ka-traders, ang SLP nga kasi, nagiging resistance, psychological resistance niya ang piso. Diba? Every time, ibig sabihin ng psychological resistance, guys, every time na umaangat siya, napapansin nyo, every time na umaangat siya sa piso, hirap na hirap siyang umangat doon. Which is true, diba? Kaya nga ngayon, umangat ng piso, nahirapan, diba? Bumaba na naman, nahirapang umangat. Kaya masasabi ko, no? Hindi pa tamang timing ngayon bumili ng SLP. Kanina, guys, diba? Kasi nga lang, kanina, hindi tayo nakapag-video. Yun nga, puno tayo ng tutors, okay? And puno tayo ng mentoring sessions, okay? So, mas priority ko pa rin mga students ko. Siyempre, mga ka-traders, one of my responsibilities natin yon. Pero nga ngayon, mga ka-traders, kanina sana, dahil ayun eh, sinabi ko na nung isang araw na kapag yan bumaba sa
dito, 'di ba, dito sa ating support area, which is naganap. O, bumaba siya dito, tumaas. Bumaba siya dito, tumaas na naman, no? At nahirapan niya nga ibit. Eto, may, kaya nga resistance natin yung piso na yan, eh. Ayan, no, yung i-highlight ko, guys, nahirapan siyang umangat yan. Even dito, 'di ba, nahirapan siyang, umangat, umangat dito, bumaba ulit. Umangat dito, bumaba ulit. So, support and resistance are ranges din talaga. Ngayon, ito na ang conclusion. Dapat pa bang bumili ng SLP ngayon? Kasi umangat na eh. Wala na tayong magagawa dyan. Kasi wala na eh. Umangat na eh, no? Ang pinapaiwatig dito sa RSI is, ang RSI niya is pinaka-highest. That was 57. Actually, nung tumataas pa yung SLP niyan, mga RSI niyan, mga nasa 60 plus to 70 na. So, kaya rin bumaba ang SLP sa ganyan. Dahil overbought na rin. Ibig sabihin ng overbought, sobra na sa pagtaas. So, it's time na pababa naman siya. So, lahat ng mga terms, guys, ha, pinapasimple ko na lang para maintindihan nga ng mga beginners. Ngayon, dapat pa bang bumili ng SLP? As in ngayon, di ba? As in ngayon, na nakikita natin, kung kanina lang ako bumili, di ba, bang nagbibideo tayo, logi agad. Kasi nga, no, pababa po ang SLP for the short term. Okay, guys, ha, don't get me wrong. For the short term, pababa pa ang SLP, ibig sabihin, sa RSI, hindi good yung tinetel niya signal, medyo late na kasi, di ba? Ngayon, may nakikita pa tayong resistance nga dito, pero ito yung pangalawang masasabi natin, para at least hanggang hindi tayo nakakapag-update bukas, kasi busy rin talaga, yun nga, may mga interviews pa tayo, may meetings, ito yung masasabi natin sa SLP, no? As of now, masasabi natin na pwedeng bumaba ang SLP, pero, okay, ito yung insights natin. Na kapag ka, halimbawa, na breakout niya pa, ito para in the future lang naman na price movements ng SLP. Kasi guys, lagi niyong tatandaan magkaibang perspective ng short-term trading sa long-term. Okay, yung maaring yung short-term niya pababa, yung long-term pataas. So talagang dapat, no, may tinitignan tayo mga angulo. Ngayon, makikita natin na kapag ka itong breakout niya to, kaya nga tayo daily analysis din, 'di ba? Para nang sige na update ko kayo araw-araw sa price movement ng SLP. So, kapag yung SLP, guys, na breakout niya itong drawing ko, guys, tandaan niyo na. Okay, tandaan niyo na, itagaan niyo na sa bato na kung saan pagka ito na breakout niya yung resistance niya, yung range niya, ibig sabihin umangat pa siya above that, may momentum na magaganap. Tataas pa ng tataas ng tataas ang SLP above piso. Okay, yan ang tandaan nyo mga ka-traders, no? At pwedeng umangat ang SLP hanggang dos noon. Okay, guys, ha? Walang eksaktong date, no? Projections pa lang natin yon, no? Projections at walang eksaktong date. Okay, pero yan, as of na mga ka-traders, nakita natin for the short term, nagalaw ng SLP, maaari pa ngang bumaba. Pero, di ba, malay nyo, sana nga, di ba? Amen in the future na sana tumaas ang SLP at mag-breakout na siya dyan sa range na yan. Pero as of now, yun yung sinabi natin, hindi pa good to buy ang SLP. Kasi nga medyo late na eh. Kung kanina, good to buy yan. Kasi pumasok na sa level of support natin. Plus, ang lakas pa ng selling pressure ngayon. So, may pattern din tayo ng pababa dyan. So, kasi may resistance nga, okay? Yun muna mga ka-traders. God bless us all. And again, kung gusto nyong sumali sa ating pag-giveaways, and I offer an exclusive course about trading 101 masterclass, na kung gusto nyo, ako na mismo magtuturo sa inyo, okay, ng trading, kasi sinishare ko na pati mga personal secrets and strategies ko sa trading. Okay, ang tanging gagawin nyo lamang para maka-avail ng aking masterclass ay unang-una ay isubscribe ang YouTube channel natin, pangalawa, ilike ang video na ito, pangatlo, i-chat nyo ako or i-message nyo ako sa aking official Facebook page na The Estudiante Trader. At yan, pwede natin pag-usapan ang schedules ninyo. So, thank you mga ka-traders. God bless us all. Ayan, magpapahinga na muna si The Estudiante Trader pansamantala. Okay, so yan, medyo namamaos na rin tayo. May interview pa tayo bukas. Thank you. God bless us all, guys. And see you on my next video analysis. Bye-bye po mga ka-traders, para sa inyo ko ito ginagawa, 'di ba? Para sa inyo ito kung bakit ko ginagawa lahat ito kahit walang bayad. Thank you mga ka-traders, God bless us all, and bye-bye po.